Bueno, meron din tayong mga ipapakitang video. Natatanda ninyo ang rock icon. Isa sa pinakamahusay na composer sa Pilipinas. Singer-songwriter, veteran musician. At sila po ang nagbukas, isa sa mga nagbukas ng pintuan upang matanggap ng ating lipunan ang sarili nating mga awitin. Dahil kundi sa kanila, hanggang ngayon nakikinig tayo sa mga awiting pambukid. Mga leron-leron sinta. Ganun, ho-ho-ho! Kanta ni Silvia Latore, ano ba yon? Yung ano, rock and roll. Nakinanta rin ni Bobby Juan Gonzales. Hanggang ngayon, ganun ang awitin dito. Dahil dyan sa banda nila, sa kanilang grupong Juan de la Cruz, nabuksan ang pintuan para sa mga talent ng Pilipino, para lumabas ang talent ng Pilipino sa iba't ibang uri ng awiting, kung tawagin ay OPM. Original Filipino Music. Diba, pag-uusapan natin yan, ha? Kasi may mga ano, may mga post na namang panibago si ano, ang ating idol, ang icon, rock icon, music icon, na si Senyor Mike Hanopol, ang nalalabing miyembro ng Juan de la Cruz. Mamaya ipapakita rin natin yung video para mapatunayan ninyo na nagpagawa ng kanta si ano, si Pacquiao dito, pero dalawang taon na hindi pa nagbabayad. Mamaya itatampok natin yan, mga kaibigan. Bueno, mga kaibigan, ngayon naman, eto si Mike Hanopol, hanggang ngayon hindi pa binabayaran ni Manny Pacquiao. Yan ba mga iboboto ninyo? Tignan ninyo pagkatao. Hindi marunong magbayad ng utang. Eh dahil nagpo-post tayo, may ilang nagtanong pang tangay. Ha? Ang sabi ng tangay, ano raw, wala raw kasulatan yan. Alam mo, huwag kayong masyadong pangahas sa mga hindi nyo naiintindihan. Wala raw ebidensya na ano, nagpagawa ng kanta. Ito ngayon, panoorin nyo ang isang video. Ito ay video ng isang vlogger. Kilalang vlogger ito eh. Itong vlogger na ito, nagngangalang Drew Brinsky. Siya po ay Jewish. Ha? Jewish po ito, mga kaibigan. At kakilala niya na si Mike Hanopol, dahil si Mike Hanopol ay preacher yan ng Judaism. Mga kaibigan, nag-aral talaga ng kwan ho yan, nung religion na Judaism, kung tawagin. Yan ay religion ng mga Hudyo. Magtataka kayo, ba't siya nag-aral? Kasi, itong sila Mike Hanopol pala ay talagang merong direktang kwan ho, ha? Direkta ho na lahi ng Hudyo. Yung Hanopol, ay yung palang Hanopol, yan ay Russian Jew, mga kaibigan. Alam nyo na, di ba? Nagsipangalat siyang Hudyo eh. Merong European Jews, merong Russian, di ba? O, ngayon, ito ho, ha? Itong vlogger na ito na si Drew Brinsky ay nagpunta kay Mike Hanopol. At sinasabi niya dito sa video, nag-uusap sila, ang gusto ko anyang makita eh si Manny Pacquiao. Sabi ni Mike Hanopol, eh tama-tama dahil ngayon ay meron akong appointment sa kanya. Kung ano yung kinukuwento ni Mike Hanopol, mga kaibigan, na pinaghintay sila ng ilang oras dyan, nagutom sila sa kahihintay kahit may appointment, eh tsaka lang sila hinarap. Pagkatapos, 2019 nangyari po ito. Ha? September 18, 2019.
madaling sabi, eh, 2 taon na ngayong buwan na ito, ha? Hindi pa siya binabayaran dahil bago siya nagpunta ron, ang usapan nila magpapagawa ng kantang Hebrew, yung Hudyo, salitang Hudyo, mga kaibigan. Si Manny Pacquiao, di ba ito si Manny nagpapanggap ito na religious, ha? Mga kaibigan, nagbibibibya pa yan eh. Nagbibibirsiloko, kapituloko pa yan eh, mga kaibigan eh. So ngayon, ito ang ebidensya. Panoorin ninyo ha, dahil ako po nagsikap na gumawa ng paraan para mabayaran si Mike Hanupol sapagkat nalalaman ko ang katayuan ng mga musikero, especially ngayon, ngayong panahon na ito. At kilala naman nating lahat si Mike Hanupol. Napakagaling gumawa ng awitin niyan, lalo yung mga mensahe ng kanta, hindi ba? And walang pagkaluma ang mga kanyang ginawang awitin. Karamihan niya nag-hit ha, na awitin at hanggang ngayon ay kuwan pa rin. Hindi naluluma sa pandinig kahit ng mga kasalukuyang henerasyon. Huwag kayong magtaka kasi ito ho ang video ni Mike Hanupol na ang kumukuha itong vlogger mismo, si Drew Brinsky, na kanyang isinama, nagkataong nung appointment niya, ay sinama na niya ron para maipakilala, gustong makilala si Pacquiao. Narito po, ha? Panoorin natin. Manny, can you say something in Hebrew again? I didn't catch it on the camera. Anything, any, wait, hold on. And, go ahead. Baruch haba b'shem Adonai. Tidak. Ya barakaha Adonai b'yes mereka. Ya ir Adonai panavrika b'konika. Yes Adonai panavrika b'yeshendika shalom. Amazing. Thank you so much. Toda rabba. So Manny Pacquiao speaks Hebrew. That's amazing. How did this happen? Yesterday, I spent the day with Mike Hanupol in Manila, the one and only Jewish Filipino rock star. We had a great time together, bonding over Judaism, classic rock, and our mutual love for traveling the world. I told Mike that I had a dream to meet Manny Pacquiao someday, and he told me that I was in luck because he had a meeting with him today in his office. Why? Because Manny is very interested in Judaism, and he asked Mike to produce a few songs in Hebrew for him. Boom. Our meeting was scheduled for 1 p.m. at the Senate office because Manny has been a senator since 2016. I showed up at 12 noon and waited patiently in his office for 6 hours until he finally arrived. I'm in Manny Pacquiao's office right now in the Philippines. Just about to meet him. This is so awesome. How are you? Drew. Hey. Pleasure to meet you. He's a correspondent from Arizona. Yeah, I've been to 171 countries. I'm going to every country in the world and I make daily travel videos, so I'm making one about him. Because he's the only Filipino Jew that I've ever met. We catered the Jew before. I was told we'd have about 2 minutes face to face with him, and turns out that we had over an hour. I've been studying Jewish for 15 years. I speak Hebrew, play in Hebrew, because I'm wearing kippah. This is Jew. Kippah is a Jew. Yeah, Jew. The Muslim. Imam, like that. Yeah, same. Muslim, yeah. Judaism and Islam are similar, very similar religions. Yeah, very similar. Yeah, very similar. And this song that I composed for you, all in Hebrew. But there is an English translation here. I want you to hear. I was really nervous at the beginning to meet and film him, but I quickly felt comfortable once I realized how friendly he is. You can read the Hebrew? Yes, yeah. Every morning, we should pray this. Baruch ata Adonai Elokeinu melech haolam, asher yetzer et ha'adam b'chokhmah ubarabbo nekabim b'kabim b'kalo yigeh b'yigeh b'yigeh and so on and so on. Okay. I can teach. So, but you don't believe Jesus Christ? Right? We don't believe. The Jewish people don't believe. But we accept. Mm. We accept. No. Let me.
Jewish people are expecting that the Son of God will come, but they don't know that the Son of God has come already. I was really surprised to see how interested Manny is in Judaism. He's clearly studied the religion and the language, and he's even been to the Holy Land on several occasions. Baruch haba b'shem Adonai. Tuda. Yabarakha Adonai b'yes merecha. Yair Adonai panavulika b'chonika. In English, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you. May the Lord keep his countenance upon you and give you peace. Shalom, peace. Thank you for taking interest in my religion. Yeah. That's cool. We believe God Almighty. Mm. What do you like about Judaism? Why are you so interested in Judaism? Judaism? Yeah. Because Jewish people, we support, we help, because that's the promise of God, that whoever bless you will be blessed. Mm. And whoever curse you will be cursed. I hope to see you go back to Israel again. Oh, yeah, yeah, yeah. We're just scheduling to go there this year. Nice, awesome. Have fun. Great. But I've been in Israel many times. I know all Israel. I can tour you around over the Israeli part of Israel. Oh, yeah. I know some of, most of history of Israel, every place. But I've been there many times. That's amazing. I'm happy to hear that. I cannot believe I just spent 1 hour with Manny Pacquiao, the legend who is considered by many to be one of the greatest professional boxers of all time. The only fighter in history to win world championships in 8 different weight divisions. The one who battled in the ring with Floyd Mayweather in 2015, and even just 3 months ago, defeated the undefeated Keith Thurman at 40 years old. This same Manny Pacquiao is one of the nicest, most humble, and genuine humans I've ever met. Manny Pacquiao is the man, and I will be rooting him on for the rest of his successful career. Thank you very much, Manny. I appreciate it. Thank you. Great to meet you. Best of luck in your career. I'm a big fan. I'll be looking out for you. See you in Israel. Tada roba. YouTube. Yeah, yeah. This interview. You'll get millions of views. Really, check it out. I don't have any more business cards. That was incredible. We just spent an hour with Manny Pacquiao. I'm stepping out of his office now. I was only expecting to spend like 2 minutes with him, but we got into a deep talk about religion, and he loves Judaism. He's one of the nicest guys I've ever met. That was incredible. Mike, how was it? Was it fun? Really fun. Amazing. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ayan po, kayo na makapagsasabi mga kaibigan, ha? Na hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabayad dito. Kasi ang balita ko nga po, may marami na ako nakausap eh. Dahil nga nababasa nila sa ating post. Di ko nababanggiti kung sino-sino yan. Kilala rin ni Pacquiao. Ito palang si Pacquiao, talagang, ano yan ha, napakasama daw ng ugali niyan. Maging yung mga taong napalapit dyan ang nagsasabi sa atin. Sa harap ng publiko, maganda. Ha? Pero, pagka hindi, wala sa mata ng publiko, ay masama ang ugali. Alam ba ninyo sa mga masasamang ugali daw ni Pacquiao, isa na yung hindi siya marunong magbayad ng utang. Yan ang ano eh, yan ang sinabi sa atin eh. Meron daw isang okasyon pa, kinuwento sa akin, na umutang yata ng alahas ito. Ha? Kumuha ng alahas, hindi muna binayaran. Ang tagal-tagal daw bago nasingil. Alam pa ninyo kung paanong ginawa, paano siyang binayaran ni Pacquiao. Hindi matagal, sinisingil, hindi nakikipagkita. Ang ginawa daw isang araw, pinapunta siya sa Cebu. Nandoon si Pacquiao. Dito siya sa Maynila eh. Pinapunta rin sa Cebu, nag-eroplano pa. Para doon ibigay yung bayad. Pero yan, umabot ng napakatagal. Paano mong iboboto ang isang taong walang kwentang tao? Di ba? Hinahangaan pa natin ito. Sabi ko nga sa inyo, hanga ako kay Pacquiao sa boxing. Pero sa gobyerno, wala kang karapatan eh. Sa totoo lang eh, congressman, senator, wala eh. Baka pwede ka barangay chairman.
Kasi kanina may napanood ako na mga gagong barangay eh nagkaroon ng riot sa Tondo yata yan eh. O nagkaroon ng riot eh may mga sumpak yung mga kabataan o mga kaibigan. E tinanong, in-interview sila, eh ba't hindi kayo namagitan? Eh kung kami anya ang barilin, di kawawa naman kami. Eh gago, ba't kayo nagbarangay chair? Ba't kayo nagbarangay official? Ba't kayo tumakbo, di ba? O dyan, pwede dyan si Pacquiao, pwede siya manggulpe, di ba? O dyan, magagamit niya yung boxing. Pero sa pamamahala ng gobyerno, wala eh. Magbayad nga lang ng utang, di ka marunong magbayad eh, ha? Anak ka ng... Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ngayon, eto ho. Kay mainip, kasi po ay darating at darating yang tamang pagkakataon. Mas nakakalamang pa nga si BP dyan ha, kung tutusin ninyo. Dahil hanggang ngayon, siya pinag-uusapan. Bakit siya ang pinag-uusapan? Bakit siya ang hinihintay? Pati ng mga kalaban sa politika. Sapagkat, kwan ho eh, siya talaga ang contender dito eh. Wala nang iba eh. Baka nga mangyari niyan, mauwi yan sa one-on-one eh. Hindi pa natin alam eh. Pero wala na tayo maasahan dito. Nakita ninyo yung si ako si Isko. Yung pala ako si Iskam. Ha? Dapat ako si Iskam, mga kaibigan. Eh bakit? Yung propaganda ron, alatang alata. Yung jeepney driver, ako si Isko. Yung security guard, ako si Isko. Eh puro kayo si Isko eh. Isa-isa mong tanong, saan ka nakatira? Doon o sa squatter? Eh tarantado ka pala, di hindi ikaw si Isko. Ang bahay niya, mansion. O ikaw, saan ka nakatira? Sa barong-barong o. Eh gago ka, hindi ikaw yun. Diyan ka nakatira eh. May kotse ka ba? May Escalade ka ba? Oh, mga kaibigan, di ba? Eh, kagaguhan, di ba? Oh, kita ninyo, siya ang pinag-uusapan, imbes na ang pag-usapan nila, etong mga nagdeklara, hindi naman sila pinag-uusapan eh. Kausap nila, sarili nila eh. Yung periodiko lang nagpapalaki ng anino nila, tsaka yung advertisement nila eh. Pero yung sabi mo pinag-uusapan, wala. Mga kaibigan, ito ha, may pagkakamali tayo. Kailangan nating iwas to. Kasi kagabi, binanggit natin, may kumakalat na balita, merong isang presidential candidate na papayag daw na magbise kung magbibigay si BP Leni ng 1 bilyong piso. Hindi raw po totoo yun. Kasi sabi ko nga, dapat ipaliwanag ng Office of the Vice President yan kung may katotohanan yan. At sino yan? Ayun, merong statement ako nakita kanina sa social media na pinasisinungalingan ng Office of the Vice President na merong ganoong naging pag-uusap. Ano ba ito? Nakalimutan ko tuloy yung pangalan. Si Mrs. Bonifacio, ha? Si Alice, yun. Alam niyo ko, malilimutin na rin eh. San Jose, California, magkausap kami noong isang araw. Narinig niya na binabanggit ko yung napabalita natin mula sa Las Vegas na si Bato pala, kung magpunta ron, pagka dati ha, mamimili ng mga papantalunin doon sa Kwan, sa Las Vegas, yung tindahan ng ano yon, True Religion. Ha? True Religion. Bay, sarado raw yung tindahan eh. Isang bagandala eh. Ha? Ewan natin kung pera laman nun. Eh, alam nyo, yung True Religion, napunta ako dito sa Conrad Hotel eh. Eh, sumilip ako doon sa tindahan, nakita ko, ano ba ito? Mga, ano, jeans. Ha? Mga pants. May mga t-shirt. Bait.
Di nakitingin-tingin ako. Wala naman tao eh. Ako mag-isa eh. Bay, makita-kita ko halaga. Magkano kaya kako ito? Ba't ganito itsura nitong mga kuman ito, papantalunin na ito? Mano makita ko, may 40 mil, 35 mil. Lumabas agad ako eh. Narinig ni Ray Bonifacio. Eh magkausap kami sa kwan, sa messenger. Nilabas niya dalawang pantalon, sabi niya. Ito yung true religion na sinasabi mo. Akala niya nainggit ako kay Bato. Abay, ibinili ako eh. Mga kaibigan eh. Kaya ako ano eh, excited ako eh. Sipin mo, true religion, nakita ko halaga rito. Ha? Eh, 30 mil, 40 mil. Sus Mariosep. Eh, kung ako bibili, hindi ako bibili nun. Ha? Oh, kung ako, eh, kahit may 30 mil ako, ba't ko bibili nun? Bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padadaig sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Happy weekends po sa ating lahat. Maraming salamat at magandang gabi, Manny Fuckman! Ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit mang iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na